Going to our seventh spot is the pilot study of motorcycle taxis. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or LTFRB, has stopped the expansion of motorcycle taxis in Metro Manila. This as the pilot study of MC taxis will end in May. LTFRB said they will prepare their recommendations to the Congress on the operation of MC taxis. The pilot study was done to assess this alternative option for commuters to beat the traffic. Currently, there are around 51,000 motorcycle taxi slots in Metro Manila. Ayun. Kasi di ba parang few days ago, pinag-uusapan nila, nagtatalo sila na itigil na yung pilot implementation. Medyo matagal na rin eh. Matagal yung pilot na rin, implementation. Study. Oh, supposedly. And ang problema daw kasi ng iba, it was initially limited to a few. And then nagsipasukan ng ibang players. And then there were request pa down the line. So ang point ng ibang lawmakers, for a study, bakit kayo nag-a-add down the line, di ba? Dapat we had it on a shorter period. Let's examine the pros and cons, and then kung okay, then let's put in additional players, and then further, ano. Ewan ko kailan pa to, di ba? Basta ba years ago pa to? Yeah, it started out with 2 or 3. Two or three groups. Kaya ngayon yung ibang mga stakeholders, yung mga ibang transport organization, nagsasabi sa kanila na parang nababawasan tuloy yung kita ng mga yung mga legal talaga na pumapasada. And sabi nga, ako I agree with this, ano, na if magdadagdag pa kayo kung sakasakaling ang hindi nga tinuloy-tuloy lang ng LTFRB to, yung expansion ng testing ng motorcycles, dapat sa iba namang lugar, outside Metro Manila, pa kasi sobrang sikip na dito sa atin talaga. Eh. Yeah. Tapos magdadagdag ka pa but ng really, thousands of motorcycle taxis. Well, in lieu of wala pang subway, and then yung mga MRT expansion natin, wala pa rin. We need a viable option for a lot of people. Madami akong artista na kilala na nag-aangkas yung mga ganun type ng transportation because hindi sila umaabot sa taping nila. Sobrang traffic. Yung car nila, sumusunod with their clothes. Sinusuot na nila kung ano yung first seat kailangan nila. Kailangan. Tapos nag-ano sila. Nagbo-motorcycle taxi sila. Ang magiging issue lang kasi dito is yung insurance. Pag nagkaroon ng aksidente, ano yung liability? Exactly. Ng isang rider and the passenger. Ano yung relationship nila in terms of insurance? But then again, some people have no choice anymore eh. Yeah. Diba? The traffic is so unpredictable. Dati, 1.5 hours from Manila, Quezon City to Makati, ang aalat mo. Ngayon, 3 hours ang allotment mo. Nakakain talaga ang araw mo. Buo, diba? Buo talaga. So, we'll see kung ano pa, kung ano mangyayari dun sa iba pang mga nag-request eh. Marami talagang mga companies ngayon nag-request pa na mapasama dun sa pilot. Pero yun nga, sabi na ng LTFRB, stop na muna. Kasi may recommendations na silang pinaprepare. Antayin natin sa House of Representatives.